So anyway, ito, paano naman nag-mature si na Catherine and Daniel sa relationship nila through the years na nandiyan kayo, na naging magkakaibigan? Ngayon ba, nagbago na ba sila? Actually, dati po kasi pagka, di ba, madali sila kasi mamiss yung isa't isa. Hindi ko alam bakit namimiss yung isa't isa magkasama kayo lagi. Yeah. Wow, arte ha? Tama, lagi niya naiiwan yung phone niya. So, hindi naka-update agad. So, parang may mga ganun ng moments, pero ngayon, parang more on the understanding siya. Alam mo yung gets na lang talaga nila yung nag-mature niya. Mas madali, oo. Yung pagdating sa clingy. Mas clingy ba doon or mas clingy? Clingy daw dati, sabi. Ngayon ba, ganun? Mas clingy ba ngayon? Feeling ko before, kasi syempre, baby-baby pa, kilig-kilig pa. Ngayon, kilig na mature. Commitment na talaga siya. Super buo ng trust. Mm-hmm. Totoo. As in, laki ng ginro nila. Ilang years na yun, dami na natutunan nila. Pero anong pakiramdam, Kat, na naging ate ka kay Maggie? Kasi di ba bunso ka sa magkakapatid nyo? Masaya kasi iba siya. Kasi ako yung nagpe-baby ever since, and like nung dumating si Lexine, doon ko na-feel lang na meron ka kailangan alagaan, may obligation ka sa tao. And then, before pa, pupunta, nakilala ko na sila si Maggie, Carmela, baby pa talaga. And nakita ko kung paano sila nag-grow also, nakita ko kung paano, ayan, naging ganito sila. So, parang akong ate na napaproud kapag kita ko si Maggie, galing na mag-volleyball ngayon, tapos, kung paano siya sa school, kinakwento siya ni DJ. So, ewan ko, naging, hindi ko alam, parang ang dali lang din, hindi ako nahirapan na pakisamahan yung mga kapatid ni DJ. Ako, so si JC, Carmela, everyone, kasi magaan, and hindi mo ma-feel na hindi ka welcome ever. So, swerte ako na naging madali po yan for me, and I'm very happy na ako yung nakita nila sa ate, and hanggat kaya ko, I will be here to guide them. For more magandang buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.